bawal lumabas ng bahay ang mga taga-Muntinlupa City. Ang mga lalabag, tatanggalan daw ng mga benepisyo ibinibigay ng pamahalaang lungsod. Nakatutok live si Bon Aquino. Bon? Pia, 24 oras nang ipinatutupad ang curfew dito sa Muntinlupa City matapos mapag-alaman ng lokal na pamahalaan na marami pa rin hindi sumusunod sa limitadong oras ng curfew at community quarantine. Parang walang enhanced community quarantine sa ilang kalsada sa barangay poblasyon Muntinlupa City na may pinakamalaking populasyon sa lungsod. May mga naglalakad, mga batang nasa lansangan at may mga naguumpukan pa rin sa labas ng kanilang bahay. Ang iba nagpapahangin lang daw gaya ng 94 years old na si Lola Perpetua Arsiaga. Sinamahan pa siya ng mga apo sa tuhod. Ang 76 years old na si Lolo Jose Capati, nasa labas din ng bahay. Alam niyo po ba na may 24 hours curfew na po? Napakainit sa loob ng bahay. Ang mga ganitong paglabas sa kalsada, hindi nauubra sa bagong ordinansang ipinasa ng lokal na pamahalaan ng Muntinlupa. Ang curfew, 24 oras na. Kung dati 1,000 pesos lang ang multa sa mga lalabag, ngayon aalisin na rin ang mga benepisyo na galing sa pamahalaang lungsod. Ito po ay temporary, hindi po ito panghabang panahon. At isa lang po ang aming laging pag-iusap sa mga kababayan. No? Balansihin po natin yung pangangailangan nating protektahan ang kalusugan ng mamamayan dahil dito sa coronavirus versus doon sa individual human right. Ang mga opisyal ng barangay poblasyon nag-ikot para pagsabihan ang mga palakad-lakad sa kalsada. Dinala ang mga pasaway sa barangay. Pia, exempted naman sa curfew yung mga frontliners, yung isang miyembro ng pamilya na bibili ng pagkain per household at yung mga may emergency cases. Samantala, sa tala ng lokal na pamahalaan ng Muntinlupa City, as of 9 a.m. ngayong araw, dalawa ang positibong kaso ng COVID-19 dito sa lungsod. 153 ang persons under monitoring at 65 ang persons under investigation. Pia? Maraming salamat, Bon Aquino.